Someone else POV. 5 oras bago ang sandaling yun, sumenyas ang isang lalaki sa magarang kotse nasa isang sulok. Patay ang ilaw ng kotse, pero bukas ang makina. Patunay na may tao sa loob ng sasakyan. Naghihintay, nag-aabang. Bumaba ng bahagya ang bintana ng kotse nang may 2 mga mata ang sumilip. Lumapit ang lalaki sa taong sumilip sa bintana ng kotse at mahinang bumulong. Positive bossing, nasa loob po siya. Sabi ng lalaking lumapit sa kotse ng kulay itim. Good, manmanan mo lang. Then tell me kung naglabas ng malaking pera. Maliwanag. Yes, bossing. Areglado. Maaasahan mo ako dyan. Sabi ng lalaking nasa labas ng kotse. Siguraduhin mo lang na walang mintis ha. Ayoko na maulit ang nakaraan. Oo naman, boss. Ako pa. Ibahin mo ako kay Tasyo. Bobo yung isang yun eh. Kaya nakahalata. Pagmamalaki pa ng lalaki at umastang matika sa harap ng binata. Okay, mabuti naman kung ganun. Maghihintay ako ng update mo. Magmanman ka maigi ha. Malapit ng takdang oras. Kailangan makahanap na ako ng paraan. Dapat makakita tayo ng butas. Sabi ng tao sa loob ng kotseng itim. Areglado, boss. May pakiramdam akong ngayong gabi na ang hinihintay ninyo. Sabi ng lalaki. Babalik na ako, boss, sa loob. Siya nga pala, boss. May naghahanap na chick sa kanya kanina. Sexy at may kulay ang buhok. Sumbong ng lalaki. Wala yun. Hindi yun ang hinihintay ko. Paraan niya yun. At ang akala siguro ng batang yun. Hindi ko alam. Basta magmanman ka. Susuko din yan. Sabi ng lalaki sa loob ng kotse. Areglado, bossing. Wala na pala akong pangyosi. Saan kaya makakaarbor? Parinig ng lalaking nasa labas ng bintana ng kotse. Wala pang 2 segundo, inilabas na ng lalaki sa loob ng kotse ang kamay at inabot ang ilang lilibuhin sa lalaking naghahanap ng sigarilyo. Ang mga daliri nito na napapalamutian ng mga mamahaling singsing ay mababakas ng karangyaan. Ginto ang mga yun. Naku, sobra-sobra itong panigarilyo, bossing. Iba ka talaga, boss. Sabi ng lalaki na agad kinuha ang pera at sinilid sa bulsa. Sige na, bumalik ka na sa loob at mag-report ka mamaya ulit. Sabi ng lalaki at sinara na ang pintana ng kotse. Iidlip ako, Simon. Lakasan mong aircon. Utos ng lalaki sa kanyang driver. Sir, sigurado po ba kayo sa gagawin nyo? Baka po lalong lumayo si... Hindi na natuloy ng driver ang sasabihin. He gave me no choice, Simon. You saw him grow up. And he need to set his life. Wala na akong choice but to use force. Masakit na ang ulo kong alalahanin ng lahat ng nakaraan. That selfish brat. Sabi ng lalaking may mga gintong singsing. Stop questioning me, Simon. I need a sleep. Kahit konti lang. Sabi ng lalaki at tuluyan ang isinandalang ulo sa headrest ng kotse. Malakas ang hiyawan at sigawan sa tupadahan, kaya halos hindi rin nakaidlip ang lalaking nasa loob ng kotse. Dumilat na lamang ito nang binuksan ng bahagya ang bintana ng kotse, saka doon bumuga ng malalim na hininga. Hindi ko alam kung ano ba ang mundong gusto ng binabantayan niya. Kilala niya ito mula pa nung bata. At alam niya ang ayaw nito ng magulong mundo. Pero heto, at sa mga maingay at magulong mundo madalas magtago. Hindi itong unang beses na inabot siya na madaling araw kakabuntot sa binabantayan niya. Nakakailang kasino na ba siya? Ilang mamahalin at sosyal na clubhouse? Ilang pasugalan at ilang gamble din ang nasaliksik niya? In fact, ang lugar na ito ang pinaka-cheap sa lahat. Marahil naisip ng binabantayan niya na hindi niya aakalaing naririto ito dahil sa cheap ang lugar at hindi malakihan ang taya dito. Tama, maliit ang bigayan dito. Maliit ang ilalabas na pera dito. Kaya nga nagtataka din siya kung bakit dito sila humantong ni Simon. Noong una ang akala niya naliligaw sila ng asset niya. O baka naman, pineperahan lamang siya. Pero nang magpadala ito ng larawan sa lugar na iyon, at nakita niyang naroroon ang hinahanap, maging siya na shock. Ganito na ba kadesperado si Eliezer? Ganito na ba talaga siya kagalit sa lolo niya? Kailan kaya darating ang panahon na makakausap niya ng sarili ng si Eliezer? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Mga 1 oras, bumalik na rin ang lalaking kumakausap sa lalaki sa loob ng kotse. Boss, positive. Naglabas na ng pera pero maliit lang. 300,000 lang. Itinaya niya sa babaeng Kristo. Ang kaso, bossing, natalo ang taya ni batang boss eh. Pero nakakapagtaka, tumaya si batang boss sa babae pero pagtalikod nito, tumaya na mas malaki si batang boss sa ibang Kristo. Panalo si batang boss sa kabilang Kristo pero galit siya sa pagkakapanalo niya eh. Pero dun sa babaeng Kristo, nakangiti si batang boss ng matalo. Iba nakakapagtaka yun? Balita ng lalaki. Bakit? Anong nakakapagtaka dun? Alam mong pagwawaldas lamang ng pera ang gagawin ng batang yan dyan. Sabi ng lalaki sa loob ng sasakyan. Boss, sa ilang beses na tumaya si batang bossing,
Madalas doon siya tumataya sa alam niyang matatalo siya. Kaya alam kong magwawaldas lang siya. Pero niminsan, hindi ngumiti ang batang boss. Pero ngayong gabi, nakita kong ngumiti ang batang boss. Pinicturan ko pa nga kasi himala yun eh. O eto, tingnan mo. Sabi ng aset sa kausap na lalaki sa loob ng kotse. Kinuha ng lalaki ang cellphone at sinipat ang larawang kuha ng aset niya. Larawan nga ito ni Elizer na nakangiti, pati ang mga mata nito. Ngiting tila nang iinis pero ngiting tila na aamuse. Sa larawan ay makikitang nakatalikod si Elizer sa isang babaeng nagkataong nahagip ng kamera. Maganda ang babae. Sexy pero mukhang simple. Mukhang bata pa at kaakit-akit. Malabo ang iniisip niya. Alam niyang malabo yun. Bukod kasi sa walang pakundangang paglulustay ng pera, may isa pang ginagawa si Elizer na alam niyang paraan nito ng pagpapakita ng paglirebelde sa lolo nito at sa lahat ng angka ng mga si. Kahit na kailan, hindi pumayag si Elizer na makipagtalik kanino man, kahit pa nga sa asawa nitong si Audrey. Naikasalito kay Audrey dahil sa ipinanakot nila ang kalagayan ng kanyang lolo, kaya napilitan si Elizer na sundin ang arranged marriage. Matapos ang araw ng kasal, hindi na muling nakita si Elizer sa mansyon. Kahit na mamatay ang lolo nito, hindi ito nagpakita. Si Audrey ang nakatira sa mansyon ngayon bilang legal na asawa ni Elizer. Si Audrey kasi ang itinakda ng board na mamamahala ng lahat ng ari-arian at pansamantalang presidente ng kumpanya dahil nga ayaw ni Elizer. Siya nagsabing nasa ibang bansa si Elizer at nagpapakadalubhasa. Pero ang totoo, hindi niya naman alam kung nasa ng asawa ng sandaling yun. Noon pa man, ay trabaho na niyang pagtakpan si Elizer sa lolo nito. Bilin kasi iyon ang yumaon itong lola na si Doña Marisa. Kababata ng kanyang ina si Doña Marisa at matalik na kaibigan ng kanyang ina. Parehas sa mga itong nanggaling sa simple at mahirap na pamilya. Nang mapangasawa ni Doña Marisa si Don Damian, ay gumanda ang buhay nito at kunuhan nitong personal na sekretary at alalay ang kanyang ina na siya namang tumustos sa pag-aaral niya. Naiintindihan niya ang pressure sa ulo at sa dibdib ni Elizer noon pa man. Mabait si Elizer, malambing at maunawain. Minana niya yon sa kanyang ina. Pero nagbago ang Elizer na kilala niya mula nang magkasakit ang ina nito dahil sa depresyon. Dahil sa pinagbintangan ng kanyang ama na may kalaguyo ito. Labis na nagalit si Elizer nang sapilitan siyang ipakasal ng ama sa anak ng kaibigan nito. Na napag-alaman ni Elizer na anak ng kalaguyo ng ama. Ang ama niya ang totoong may kalaguyo at ibinintang lang sa kanyang ina upang hindi masira sa lolo niya at hindi mawala ng mana. Tinakot ng mga ito si Elizer na ipagbibigay alam sa lolo niya na di umano ay pagtataksil ng ina kung hindi papayag si Elizer sa arranged marriage na iyon. Kaya sa kalituhan at sa puot sa ama, napapirma si Elizer at naikasal kay Audrey sa edad na 25. Isang taon ang lumipas bago siya nagkaroon ng balita kay Elizer na magmula nga noon, palihim na niyang sinusubaybayan ang tagapagmana ng mga De La Vega Uy companies. It's been years na nagre-rebelde si Elizer. Ibinalik ng lalaki sa loob ng kotse ang telepono ng aset at inutusan ulit na magmanman. May pumapasok sa isip niya pero inalis niya din iyon. Baka kasi lalo lang itong lumayo, baka lalong masira ang lahat. Kakapasok pa lang ng aset niya na makita niya ang pamilyar na figura. Papalabas na ito ng gate ng sabungan. At akbay ang isang babae sa itsura ay mukhang bayaran. Ilang beses na niyang nakita ang babaeng iyon. Noon ang buong akala niya, nagpaparaos si Elizer sa mga ganong uri ng babae at naglulustay ng salapi. Ang buong akala niya ay pinakikinabangan naman pala ni Elizer ang biyaya nito. Naisip niya na kung sakasakali ay nakahanda naman ba silang tanggapin ang isa pang tagapagmana na magmumula sa mga ganitong lahi. Pero sa ilang ulit niyang pagsunod sa kotse na Elizer, madalas sa isa bar ito nagtutungo kasamang babae buong magdamag. Ang buong akala niya ay sa isang motel o sa kondo nito, pero wala ni isa sa mga iyon ang naganap. Lumalabas si Elizer na lasing ng bar, pero hinahatid ng driver ni Elizer ang babae sa bahay nito. At si Elizer naman, iniaakit ng driver sa sarili nitong unit. Sa loob ng halos walang taon, walang naging babae sa buhay ang binata. Susundan pa rin ba natin siya, sir? Tanong ni Simon, ang lalaking driver na nasa loob ng kotse. Hindi na siguro. Mukhang alam na natin ang saang tagpo magtatapos ng gabing ito. Ako na ang bahala mag-check ng bangko kung magkano ang inilabas na cash ni Elizer ngayong araw. Kailan mo ba siya kakausapin, sir? Malapit na ang taning. Ano mangyayari kay batang boss kapag nagsaradong sariling bangko nito? Pag-usisa ni Simon. Sa tagal niyang driver ng abogado, alam na rin ito ang buong kwento ng mga ito. Malapit na, malapit na. Sige na, paandarin mo ng kotse.
Sundan mo na rin just in case may maganap ngayong gabi. Pero ang nakita ng lalaki sa loob ng kotse na paraan ni Elizur sa pagtrato sa babae, ay ngayon lamang niya nakita. Niminsan hindi naging pisikal o ganito katigas si Elizur sa isang babae. Ngayon lang, bagamat hindi agad nadadarang si Elizur, o kung nadarang man, magalang pa rin ito sa babae. Pero bakit ganito ang turing nito sa isang to? Kailan pa naging galit si Elizur sa mga babae? Sabihin ang mukhang chip ang babae, pero anong pagkakaiba nito sa babaeng madalas niyang kasama ng mga nakaraan? Maganda ang babae at sexy. Pero bakit kanina pa ito tinatanggihan ni Elizur? Nakita ng lalaki sa loob ng kotse ang humarurot na paalis na si Elizur at naiwan ang babaeng tila iika-ika sa paglalakad. Nakita ng lalaki na inalalayan ang nurse ng babae sa waiting area at doon, hinintay nila ang ilang sandali pero nanatiling nakaupo ang babae doon at hinihimas-himas ang sakong. Sir, anong plano nyo? Maghintay tayo saglit. Baka may makita tayong sagot, sabi ng lalaki. Saka isinandal ang pagal na katawan. Bakit ito dito hinatid ni Elizur? Bakit ganun na lamang ang pag-iwas ni Elizur sa babaeng ito? Nakita ng lalaki sa loob ng kotse na nagpilit tumayo ang babae na tila balisa. Hinihimas-himas nito ang sariling katawan na tila nilalamig na medyo makalayo na ng bahagya sa upuan. Napangiwi ang babae marahil masakit ang kanang paan nito. Nakita niyang tila may hinahanap ang babae sa kalsada. At nang makita, ay nagpilit itong kunin ng gamit kahit iika-ika sa paglalakad. Jacket yun. Jacket na nakita niyang isunot ng binata sa babae kanina. Humagulhol ang babae, saka muling ibinalibag ang jacket. At saka ibinaba ng kusa ang manggas ng damit, kaya na-expose ang maganda at slender na balikat ng babae. Naging kapansin-pansin ang magandang hubog ng dibdib nito. Kahit ibabaw lamang ang naka-expose, alam niya ang maganda ang hubog. Tinamaan kasi ng ilaw ng poste ang kinaroroonan ng babae. Kaya mula sa di kalayuan at madilim na spot ng parking lot, kitang-kita ni Atty. Julian San Pedro ang kagandahang natural ng babae. Parang alam na niya ngayon kung bakit ganun ang reaksyon ni Elizur sa babaeng ito. Mukhang alam na niya ang soft spot ni Elizur. Simon, bumaba ka. Magkunwari kang may masakit sa'yo. Doon ka umupo malapit sa tabi ng babae. Kunwari, wala ka kahit piso para hindi ka kunwari makapasok. Utos ng lalaki. Sinunod naman agad yun ni Simon at nagkunwari ng masakit ang sikmura. Natatawa sa sarili ang pobreng driver. Kailan pa siya naging artista? Matagal na nga pala. Mula pa nang biglang maglaho ang tagapagmana at bigla silang naging MIB ni Atty. Julian. Palaging silang nasa dilim, may ilang taon nang nakakaraan. Kuya, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo ah. Tanong ng isang babae na tila nag-coffee break. Okay lang, sagot ni Simon. Kakayanin ko to. Wala akong pambayad kapag napasok ako dyan. Papahinga lang ako dito. Gutom lang to. Ikaw, Inin, okay ka lang ba? Mukhang magayang paa mo ah, tanong niya. Bumaling sa babaeng kanina pa nila binabantayan. Sabi kunwari ni Mang Simon, ayos lang ho ako. Nandito ako kasi nasa third floor ang itang. Gustuhin ko man pong pumasok, hindi ko magawa. Ayoko ho silang makitang malungkot sa masama kong balita. Sabi ng babaeng napagtanungan na walang iba kundi si Mia. Hindi inaasahan ni Mang Simon na unti-unti magkukwento ang babae ng saloobin nito. Bagamat hindi nito nabanggit ang koneksyon kay Elizur, ay nabanggit nito ang problema na may palagi siya, kaya nag-cross ang landas nito at ni Elizur dahil sa problemang iyon. Matapos ang ilang saglit, nagpaalam si Mang Simon na bibili lamang ng Yossi sa labas. Pero dumiretso na ito sa kotseng itim na nakapark sa sulok at nag-report sa amo na kanina pa nakatanaw. Walang kaalam-alam ang dalawa na isang lalaking medyo may kaliitan ang mabilis na sumalisi at pumasok ng ospital. Tiyak ang lakad at kilos ng lalaki at tila alam ang pupuntahan. Anong next move, bossing? Tanong ni Mang Simon sa among biglang nanahimik matapos niyang sabihin ang nakuhang impormasyon. Sa palagay ko, ito na ang pagkakataong hinihintay ko, Simon. Hindi ko alam kung tama ito, kung magtatagumpay ba ako, pero ito na lamang nakikita kong paraan. Sabi ng lalaki sa loob ng kotse na walang iba kundi si Atty. Julian San Pedro. Elizur's POV. Boss, mukhang hindi talaga kaya maglakad ni Misa, sabi ni Bert, ang driver ni Elizur. Sumilip si Elizur sa side mirror at kitang-kita niyang hirap ng bumango ng babae. Damn it! Bakit kasi kailangan niyang tumakbo ng ganun? Kasalanan niya yan! Bulong ni Elizur. What's with her? No man, what's with you? Sita ni Elizur sa sarili. Di ba naglulustay ka lang ng perang meron ka? Perang ayaw mo. So bakit hindi mo tulungan ang babaeng yun? Bakit hindi mo lustayin ang pera sa babaeng yan? Halos magmakaawa na ito sa'yo, hindi ba?
Why keep your distance? Why avoid her glance, Elizer? Inis na tanong ni Elizer sa sarili. Bigyan mo siya, pautangin mo, o bayaran mo ang lahat ng pwedeng pagkakagastusan ng penang kinasusuklaman mo. Sermon ito sa sarili. Ano nga bang meron ng babaeng ito at ilag na ilag ka? Ganun ba katindi ang dating sa'yo nito, kaya takot ka? Kutya ng bahagi ng isip ni Elizer. No! Napalakas ang sigaw ni Elizer, kaya napapreno bigla si Bert. Ano po yun, bossing? Babalik na ba ako? Pangulit ni Bert. No! I mean, damn yes! Pumiit pabalik ang kotse. May nakaalpas na munting ngiti sa labi ni Bert. Kilala nito ang amo. No! Wait! Sabi bigla ni Elizer, kaya napahinto na naman si Bert. Bossing, ano ba talaga? Napapangiting sabi ni Elizer. No, I want to go home. I deal with it bukas, sabi ni Elizer. Pero nang maaalalang hanggang ngayon lamang daw ang tanging ng ospital, kinapaka agad ni Elizer ang telepono saka nagdial. What? Dismayadong sabi ni Elizer. Yes sir, sarado na po ang billing department eh. Kung gusto niyo sir, pwede po kayong dumirekta sa cashier kung alam niyo naman po kung magkano babayaran. Or pwedeng additional deposit. Kung sakali po naman na sobra, ire-refund naman daw po yun kapag discharge na ang pasyente nyo. Sabi ng babae sa kabilang linya na kausap ni Elizer. Ibinaba nito ang telepono at napamura muli. Damn it! Why am I doing this by the way? Tanong niya. Salitong-litong isip, pero ibang pumasok sa utak niya. Bert, go back there. Go inside and ask for any information. Park the car outside the building so no one can notice me. Pero bakit, bossing? Basta! You never know. Natatandaan mo yung kwarto ng tatay ng babae, di ba? Puntahan mo. Tanong mo sa nurse station ang full name. Then, punta ka ng cashier. Mag-deposit ka ng 500,000 under his name. Maliwanag ba? Sabi ni Elizer. Yes, boss. Sabi ko na nga ba eh. Excited bang sabi nito? Anong sabi ko na nga bang pinagsasasabi mo dyan? Sita ni Elizer. Habang nagsusulat sa checkbook nito. Wala, bossing, wala. Sabi ni Bert. Saka ipinark ang kotse sa isang dulong sulok ng labas ng parking lot. Halos katapat lang yun ang ospital. Pagkatapos ay lumabas na ng kotse nang matapos iabot sa kanya ni Elizer ang cheque. Sinunod ni Bert ang utos ng amo at maayos na na-deposito sa ospital sa ilalim ng pangalan ng tatay ng babae ang pera. Okay na boss, report ni Bert pagbalik nito. Okay, tara na, gusto ko na mag-shower, sabi ni Elizer. Eh sir, hindi ko ba sasabihin dun kay Miss Sexy na bayad na? Hindi mo ba ipapaalam na binayaran mo na hindi na siya dapat mag-alala? Tanong ni Bert. Napaisip din si Elizer. Sasabihin ba niya? Aaminin ba niya sa babae na naawa siya? O aaminin niyang umepekto ang pang-aakit nito? Teka, umepekto nga ba? Hindi, no? Nakonsensya lang siya? Nasusulan lang nitong kanyang driver. Wala lang yun. Kailangan lamang niyang magwaldas ng pera sa walang kwentang dahilan. Yun lang yun. Tandaan mo, Elizer, yun lang yun. No need. It's money that matters to her. Hayaan mo na. Let's go home, sabi ni Elizer. At ipinikit na lamang ang pagal na mga mata. Ayaw na niyang mag-isip kung ano-ano kasing eksena ang nakikita niya.